Mabuti na lang at inuwi na si Ophelia ng pamilya niya. Mami, masayang saad ni Monica sa kanyang biyenan. Masaya siya dahil sa wakas ay wala na sagabal sa kanila ni Cyrus. Sa totoo lang ay kating-kating na siyang mapaalis ito sa hasyenda, lalo na't mahal na ito ng mga tao sa hasyenda. Huwag ka muna magsaya, Iha. Ibang pakiramdam ko sa pagiging kalmado ni Joaquin. Baka pangyarihan ng mga Fero at hindi sila basta-basta ang kalaban. Baka magulat na lang tayo at pinakulong na niya ako o si Cyrus. Wala siyang sinasanto dahil kahit sarili niyang kapatid ay kinalaban niya para kay Altea. Sad ang ginang kay Monica. I think wala na silang gagawin, lalo nang inaiuwi na nilang anak niya. Isa lang naman ang agresibo sa kanila at yun ang bunsong kapatid ni Ophelia. Sad naman niya. So, tuloy na talaga ang kasal niyo? Nakangiting tanong nito sa kanya. Yeah, Mommy. Ang problema ko na lang ngayon ay si Cyrus. Iniisip ko kung paano ko ba siya kakausapin dahil sumunod talaga siya sa babaeng yun. Nainis na saad niya. Madali lang yan. Ang mahalaga'y maayos ng venue at ang simbahan. Nakahanda ng lahat, Mommy. Ako na lang hinihintay nila. Nakangiting sabi ni Monica. Hindi rin halatang excited ka, Iha? Of course, Mommy. Isang taon rin ako nagtiis na hindi ko siya asawa, kaya gagawin ko lahat maging masaya lang kami. I hope na magiging okay na kayong dalawa ngayon. At maisilang mo ng maayos ang apo ko. Gagawin kong lahat para mahalin din niya ako, at gagawin kong lahat maalis ko lang si Ophelia sa landas namin. Nakangising sabi niya, umakit ng ginang papunta sa silid nito dahil masama ang pakiramdam nito. Naiwan naman si Monica sa garden at patuloy na tinatawagan si Cyrus. Come on, pick up the phone, Cyrus. Nainis na sabi niya dahil ilang beses na niyang tinatawagan ng binata pero hindi pa rin ito sumasagot. Alam niya na kay Ophelia pa rin ito pumupunta. Mabilis siyang umakyat sa kanyang silid habang may kausap sa phone niya. Ihatid mo ko ngayon sa Maynila, saad niya sa driver niya. Mabilis siyang nagbihis dahil hindi niya hayaang maagaw na naman ni Ophelia si Cyrus. Lalo na ngayon na alam niyang buntis ito at anak ito ni Cyrus. Galit na galit siya dahil kailangan pa niyang gumawa ng kwentong buntis siya. Hindi niya hayaang maging masayang mga ito, lalo na't handa ng lahat. Kahit anong mangyari, ay matutuloy ang kasal. Nagpaalam siya sa kanyang biyanan at mabilis na sumakay sa kotse paluwas sa Maynila. Pagdating nila ay kaagad niya itong pinuntahan sa condo unit nito. Pero wala itat nang magtanong siya hindi raw ito nakakabalik pa. O mas magandang sabihin na hindi ito umuwi sa condo niya. Nasaan ka ba ngayon? Saan ka namamalagi, Cyrus? Nagpahinga muna siya dahil balak na niyang pumunta sa kumpanya nito dahil sigurado siya nandun ito bukas. Kinabukasan ni maaga siyang pumunta sa company ni Cyrus. Where is Cyrus? Tanong niya sa sekretary nito. He's not here, madam. Liar! Alam ko nandito siya! Galit na bulyaw niya sa lalaki. Wala siyang pakialam sa sekretary ni Cyrus at mabilis niyang binuksan ang pinto ng opisina nito. Tama nga ako, nandito ka lang. Oh my God, ano nangyari sa mukha mo? Bakit puro pasaka? Tanong niya kay Cyrus at mabilis siyang lumapit. It's none of your business. Galit na sagot niya. It's my business dahil kasal na natin next week, sabi niya kay Cyrus. Walang kasal na mangyayari. Walang emosyon na sagot ni Cyrus sa kanya. Meron at papakasalan mo ko. Pwede ba? Tama ng pagpapanggap mo. Tapos ng palabas at tuparin mo ng pangako mo sa akin. Nangako ka na kapag nakapaghiganti ka na, magpapakasal tayo ulit. At naniwala ka naman. I'm sorry pero sinabi ko lang yun para pumayag ka sa annulment natin, sagot ni Cyrus na ikinagalit niya. Niloko mo lang ako? Sigaw niya dito. Yes, because in the first place, hindi naman talaga kita gustong pakasalan. Si Mami lang ang may gusto. Gusto mong malaman ng totoo? Hindi naman talaga kita mahal. Ginawa ko lang lahat ng inuutos sa akin ni Mommy para maging asawa ko si Ophelia. Simula noon hanggang ngayon ay siya lang ang babaeng minahali ko at ang babaeng mamahalin ko hanggang nabubuhay ako. Ginamit mo lang ako? Yes, dahil yun ang magiging daan ko para makalaya sa'yo. Sa inyo ni Mommy, sagot ni Cyrus sa kanya. Nagunahang pumatak ang mga luha niya dahil sinampal siya ng katotohanan na hindi talaga siya minahal ni Cyrus. Ang buong akala niya ay palabas lang nitong lahat pero siya palang niloko nito at pinaglaruan at hindi si Ophelia. Magpapakasal ka sa akin kung ayaw mong may mangyaring masama sa anak mo. Hindi mo ako matatakot, Monica. Timbagang nasad ni Cyrus. Makikita natin lalo na ngayon na magkakaanak na tayo. Sa tingin mo ba, hahayaan ang daddy ko na hindi mo ako mapanagutan? Kigil na sabi niya. Gaano ka naman kasigurado na akin ang batang yan? Wala akong maalala na may nangyari sa ating dalawa dahil kahit kailan hindi man lang ako naakit sa'yo. Tama na!
sigaw niya dahil sobrang sakit na ng mga sinasabi nito sa kanya. Nagpapakatotoo lang ako, hindi mo mahihigitan si Ophelia. Kahit kailan, hindi kita mamahalin. Tandaan mo yan. Kung wala ka na sasabihin ay makakaalis ka na. The door is open and you can leave now. Bago pa katakalad ka rin palabas sa opisina ko, sabi nito sa kanya. Magiging akin ka at sisiguraduhin ko yan sa'yo. Galit na saad niya bago siya lumabas sa opisina nito. Makikita mo kung paano ako magalit, Cyrus, saad ni Monica sa sarili. Lumipas pang ilang araw at wala pa rin nagbago sa kanila ni Cyrus. Nagmamatigas pa rin ito at nalaman niya na araw-araw itong pumupunta sa mga fiero. Pero hindi ito hinahayaang makita si Ophelia. Lihim na siyang natuwa dahil alam niyang wala ng pag-asa na magkakabalikan ng mga ito. Maglabas ka ng balitang ikakasal na kami ni Cyrus, sabi niya sa kausap niyang reporter dahil gusto niyang malalaman ito ni Ophelia. Kahit alam niyang walang kasiguraduhan, ang kasal nila ni Cyrus ay hindi siya susuko. Kailangan pa niyang pumunta sa school ni Alej para kunin ang loob ng bata na sumama sa kanya. Hi, Alej! Nakangiting salubong niya sa bata. Why are you here? Walang emosyon tanong nito sa kanya. To pick you up. Simula ngayon ay ako nasusundo sa'yo. Akong mami mo, kaya dapat ako lang ang magsusundo sa'yo araw-araw, sabi pa niya sa bata. You're not my mom. Si Mami Ophelia lang ang mami ko. Di ba ayaw mo sa'kin? Sabi pa nito sa kanya kaya biglang uminit ang ulo niya. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili niyang magalit dahil kukunin pa niya ang loob nito. Pero iniwan ka rin niya. Umalis na siya at naghiwalay na sila ng daddy mo. Mahina ako, sabi niya kay Alej. Hindi totoo yan. Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Pero iniwan ka na niya. At sa tingin ko, hindi na siya babalik. Lalo na't nalaman niya na hindi na sila kasal ng daddy mo. Hindi ka na niya babalikan dahil galit rin siya sa'yo, sabi niya sa bata. Hindi totoo yan. You're a liar. Huwag mo akong tatawagin liar. Galit na sabi niya at sinampal niya ito sabay hawak sa baba ni Alej. Hindi na niya kayang pigilan ng sarili. Nagpapanggap lang siyang mabait pero sinasagad ng bata ang pasensya niya. Anong ginagawa mo sa kanya? Tanong ni Soraya sa bahihila kaya Alej palayo sa kanya. Wala akong ginagawa sa kanya. Sinasabi ko lang totoong iniwan na siya ng Mommy Ophelia niya, sabi niya kay Soraya. Kung ano man ang gulong meron kayo, huwag mong idamay ang pamangkin ko dito. Kung sa bagay sa fiero ka pala kampi, hindi ba? Natatawang saan niya. Oo, at ano naman ngayon? Matapang nasagot ni Soraya kay Monica. Ano bang meron kay Ophelia na gustong gusto niyo siya? Pero sayang dahil wala na siya at alam ko na hindi na siya babalik pa. Lalo na ngayon nagalit siya sa kuya mo. Nakangising sabi niya. Lahat ng meron si ate ay wala sa'yo. Kaya huwag ka na lumapit sa pamangkin ko kung ayaw mo na isumbong kita kay kuya. Okay, but you cannot change the fact na magiging mami na niya ulit ako. Nakangiting sabi niya bago siya umalis. Naiwan naman si Soraya at Alej na nakatingin lang kay Monica. She's a witch, tita. Totoo po bang umalis na si mommy? Umiyak na tanong ni Alej kay Soraya. To tell you the truth, oo, umalis na siya. Kinuha na siya ng family niya. Sagot ni Soraya sa kanyang pamangkin. But she promised me hindi na siya aalis. Pero nagsinungaling kasi si kuya. Your dad lied to her. Kaya nasaktan si ate. Pero alam ko na kapag okay na siya, babalikan ka niya. Babalik siya sa atin kasi alam ko na mahal ka niya. Umiiyak na sabi niya sa pamangkin. Sana bumalik siya kasi nagpromise siya sa akin. Umiiyak na sabi ni Alej. Niyakap ni Soraya ang pamangkin niya. Kahit siya'y nasasaktan din sa nangyari. Pero alam niya na hindi niya masisisi si Ophelia. Pero alam din niya na ang dahilan ng kuya niya. Kaya asa na lang siya, maayos ito ng kuya Cyrus niya. Lumipas ang ilang araw, nalaman ni Monica na nasa isang mall si Ophelia, kaya mabilis rin siyang pumunta. Alam rin niya na nakasunod si Cyrus dahil sinabi sa kanya ng inupahan niyang tao. Napangiti siya dahil saktong nasa malapit lang siya. Nakita niyang pumasok si Ophelia sa department store, kaya sinundan niya to at nang makita niya na mag-isa lang ito, ay kaagad niya itong nilapitan. Pero kahit kailan ay palaban to, kaya napalis na ito'y mabilis niya itong tinulak, kaya nasubsob ito sa sahig. Bigla na lamig ang mga kamay niya na makita niya na may dugo na umaagos sa hita ni Ophelia. Pag may nangyari sa mag-ina ko, papatayin kita, pagbabanta sa kanya ni Cyrus. Umuwi siyang tuliro dahil takot siya sa banta sa kanya ni Cyrus. Wala siyang balita sa nangyari kay Ophelia. Lumipas pang ilang mga araw pero wala pa rin siyang balita hanggang sa biglang tumawag sa kanya si Cyrus. Be ready dahil papakasalan kita, saad nito sa kabilang linya. Really? Masayang tanong niya. Oo, ibibigay ko na sa iyong pangarap mong kasal.
Thank you, Cyrus. I love you. Malambing na sabi niya. Medyo nainis siya dahil hindi man lang ito nag-I love you sa kanya at mabilis na itong pinatay ang tawag. Pero binaliwala na lang niya dahil lang mahalaga'y ikakasal na sila, kaya tinawagan na niya lahat para maganda sa kanilang kasal. Kahit Barash ay wala siyang pakialam at dumating ng araw ng kasal nila, masaya siya at may malawak siyang ngiti sa labi. Pero bigla na lang siyang nainis dahil isang oras nang late si Cyrus. Where are you? Galit na tanong niya sa binata. Malapit na ako, relax ka lang. Sinisinok na sagot nito sa kanya. Are you drunk? No, I'm not. Bakit naman ako maglalasing sa araw na kasal ko? See you, my wife. Sabi pa nito. Okay, sagot niya. Napangiti siya dahil biglang dumating si Cyrus. Sobrang gwapo nito pero nakita niyang namumula ito kaya alam niyang lasing ito. Relax, iha. Alam ko na magiging maayos ang kasal niyong dalawa. Baka uminom lang para mag-alis ng kaba. Sabi sa kanya ng mami ni Cyrus. Okay, ma'am. Magsisimula ng seremonya at tahimik lang si Cyrus habang sobrang saya ni Monica dahil sa wakas ay magiging kanya na talaga si Cyrus. Pero nang tinatanong na sila na pari ilang minuto na hindi sumasagot si Cyrus at nakatingin lang sa kanya, inilayo din itong mic dahil ayaw niya na marinig na lahat ang sasabihin niya. Hindi ako magpapakasal sa mamamatay tao. Bilang sabi nitong ikinagulat ni Monica, kahit ang pari nagulat din sa narinig nito. What are you talking about? Sinong mamamatay tao? Tanong nito kay Cyrus. You killed my unborn baby. Pinatay mo anak namin ni Ophelia. Hindi totoo yan. Baka sinabi niya lang yun para sirain ang kasal natin. Please Cyrus, don't do this to me. Umiyak na sabi ni Monica. Monica Salvero, you're under arrest. Sabi ng mga pulis kay Monica. May mga dumating na pulis para arestuhin ito at itong mga pulis na pinadala ni Ophelia. Wala akong kasalanan, Cyrus. Wala akong kasalanan. Inosente ako. Pakawalan niyo ako. Hindi niyo to pwedeng gawin sa araw na kasal ko. Cyrus! Umiiyak na sigaw ni Monica. Handro's POV, present time. Sa special chapters po mga untold story ni Handro. Kuya, magpapakasal ka ba talaga sa Monica na yon? Tanong sa akin ni Soraya. I need to do this. Sagot ko sa kanya. Sa gagawin mo, mas lalo mo na binibigyan ang dahilan si ate na magalit sa'yo. Ano niya pa sa akin? Alam ko na naiinis sa akin si Soraya pero kailangan kong gawin ito. Hindi ko naman talaga papakasalan si Monica. Gusto ko lang siyang mapahiyat ako mismo maghahatid sa kanya sa mga pulis. Gusto ko siyang saktan, gusto ko siyang patayin pero pinigilan ko sarili ko dahil may anak ako at babawiin ko pang asawa ko. Alam ko na malaking kasalanan ko sa kanya dahil naglihim ako na nagsinungaling ako sa kanya. Pero ginawa ko yun dahil gusto ko na magsimula kami ulit. Bala ko siyang alukin ulit ng kasal. Dahil mahal na mahal ko siya, alam ko na marami ako naging kasalanan sa kanya pero hindi kailanman magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Ginawa kong lahat para maitago lang sa kanyang sekreto ko na hindi na kami kasal. Pero sadyang tadhana na talaga ang gumagawa ng paraan para paghihiwalayin kami. Pero hindi ako papayag dahil lalaban ako. Gagawin ang lahat, mapatawad lang niya ako. Para ako pinagsakluban ng langit na sabihin niya sa akin na wala na anak namin. Parang gusto kong ibanggang motorsiklo ko para mamatay na rin ako. Kuya, tawag sa akin ni Soraya. Why? Tanong ko sa kanya. You're crying? Malungkot na sabi niya sa akin. Hindi ko pala napigilan ang mga luha ko dahil kung saan na silang pumapatak mula sa mga mata ko. Ang sakit, sobrang sakit. Matagal ko tong hinintay. Kahit na kinuha siya sa akin ng daddy niya ay sobrang saya ko kasi may dahilan ako para lumaban. May dahilan ako para mabawi at mabuo ulit ang pamilya namin. Pero ngayon, wala ng anak namin. Sobrang sakit ng puso ko. Soraya, umiyak na sabi ko sa kapatid ko. Hindi ko na kayang itago sa kanyang nararamdaman kong sakit. Umiyak ka lang, kuya, para gumana pakaramdam mo. Kasi kahit ako nasasaktan din. Lalo na si Alej, dahil pakaramdam niya, iniwan na siya ni ate. Umiiyak rin na sabi sa akin ni Soraya. Alam ko na magagalit sa akin ang anak ko. Alam ko na kung sisisihin niya dahil iniwan kami ni Ophelia. Alam ko na itong consequence ng mga ginawa ko at ang mga mali kong desisyon. Kaya itong puso ko ngayon parang sinasaksak ng maraming punyal. Sinusubukan ko namang ayusin ang lahat. Sinusubukan ko maging masaya. Di ba itong gusto mo? Kaya harapin mo, ilang beses mo na siyang gustong ibalik sa pamilya niya, hindi ba? Kaya ito na kinuha na nila sa'yo. Kasi gago ka. Mahal ka ng asawa mo pero mas pinili mo magsinungaling sa kanya. Galit na sad ko sa sarili ko. Nandito ako ngayon sa silid namin, hawak ang bote ng alak. Tuloy-tuloy ko itong nilagok kaya humahagod sa lalamunan kong anghang at pait ng alak. Lumabas ng kapatid ko dahil hiniling ko sa kanya na nais ko mapag-isa.
Walang tigil sa pag-aagos ng mga luha ko habang nakatingin sa larawan namin ng asawa ko. I'm sorry, love. Sana binilisan kong tumakas kasama ka. Sana sinunod ko lahat ng gusto mo. Sana nagpakatotoo ako sa'yo. Patawarin mo ko, love. Ginawa ko lang yon kasi gusto ko na magpakasal tayo ulit. Umiiyak na sabi ko, patuloy ako sa pag-iinom at wala akong pakialam kung malasing ako. Hihintay nila ako dahil silang may gustong ikasal ako. Pupunta ako pero hindi ibig sabihin matutuloy ang kasal. Hinayaan ko sarili ko na malasing hanggang sa makatulog ako sa sobrang kalasingan. Kinaumagahan ay masakit ang ulo ko. Naligo ako at nagbihis para pumunta sa simbahan. Alam ko na late na ako ng isang oras but I don't care. Bago ko umalis ng bahay, uminom muna ako ng alak. Kumilos ako nagsalita na para bang lasing na ako. Pagdating ko sa simbahan ay nakita ko kagad ang magandang ngiti ni Monica. Kating-kating mga kamay ko na sakalin siya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Pero dahil may mga press at media, siyang inimbitahan ay magiging mabait muna ako sa ngayon. Dahil mamaya pantunay na palabas. Ngumiti ka lang ngayon dahil sisiguraduhin kong luha ng kasunod niyan. Sad ko sa sarili ko habang nakatingin kay Monica. Nagsimula ang kasal pero wala naman akong pakialam. Hanggang sa tanungin ako ng pari, hindi ako sumasagot at nakikita ko nag-aalala na siya. Hanggang sa naisatini ko ng gusto kong sabihin sa kanya. Alam ko na nagulat siya dahil hindi niya inaasahan ang sasabihin ko sa kanya. Biglang may mga dumating na pulis at hindi ko alam kung sinong nagpadala. Pero sa tingin ko yung mga fiero. Dahil alam ko na hindi nila hayaan na hindi nila bigyan ng hustisya ang anak ko. Kahit ako'y gusto ko rin bigyan ng hustisya ang anak ko. Cyrus, help me! Hindi ko alam ang sinasabi nila. Wala ko kasalanan. Nagsisinungaling lang si Ophelia. Magpapakasal pa tayo. Sumisigaw na sabi sa akin ni Monica. Wala na kasal na magaganap. At sisiguraduhin ko ng pagbabayaran mong ginawa mo sa anak ko. Galit na sigaw ko sa kanya. Paano anak natin? Buntis ako, Cyrus. Pwede ba, Monica? Itigil mo ng pagpapanggap mo na buntis. Dahil alam ko nagsisinungaling ka lang. Kahit kailan hindi kita ginalaw at alam mo yan. Sigaw ko sa kanya. Cyrus, please, huwag mo namang gawin sa akin to. Wala akong kasalanan. Baka si Ophelia mismo pumatay sa anak niya dahil galit siya sa'yo at ayaw niya magkaanak sa'yo. Umiyak na sabi niya sa akin. Sir, ilabas niyo na po siya dito, sabi ko sa mga polis. Pagsisisihan mo to, pagsisisihan mo, sigaw niya sa akin. Mabilis siyang dinampot ng mga polis palabas sa simbahan. Unti-unti na ring lumabas sa mga tao. I'm so disappointed in you, sabi sa akin ng ama ni Monica. Your daughter is a killer. Pinatay niyang anak ko. Timbagang nasabi ko sa kanya. Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa anak ko. Sabi niya sa akin bago siya naglakad palabas sa simbahan. Pak, tumagilid ang ulo ko sa lakas ng sampal sa akin ni Mommy. Wala ka na talagang ginawa kung hindi pahiya traidorin ang pamilya natin. Dahil sa babaeng yun, namatay ang papa mo. Pinili mo siya noon at ngayon siya pa rin ang pinipili mo. Ano bang meron sa babaeng yun at paulit-ulit mo tinatalikuran ng pamilyang ito? Sigaw niya sa akin. Tama na, sigaw ko sa kanya. Wala kang modo, sigaw niya at sinampal niya ulit ako. Sige, saktan niyo ko. O mas maganda gawin niyo, patayin niyo na ako. Kasi hindi na kayo nagsasawa sa pananakit niyo sa akin, sigaw ko sa kanya. Nakita ko natigilan siya sa pagsigaw ko sa kanya. Oo, bastos na ako at nasama na akong anak. Pero alam namin parehong walang kasalanan si Ophelia o kahit sino sa pamilya nila. Dahil ang daddy kong masama, ang daddy ko may ginawang mali. Ginagawa ko lang lahat ng gusto ni Mommy dahil gusto kong maramdamang mahal niya ako. Dahil nagpapasaya ko siya kapag sinusunod kong gusto niya kahit nang kapalit noon ay kamuhian ako ng babaeng mahal ko. Sana masaya ka na sa kahihiyang ginawa mo sa pamilya natin. Kahit kailan wala ka talagang kwenta. Sigaw niya sa akin at iniwan ako mag-isa dito sa loob ng simbahan. Hindi ko napigil ang sarili ko dahil umiyak na naman ako. Pinunasan ko mga luha ko at naglakad ako palabas ng simbahan. Pero habang palabas ako, nakita ko si Lindon na nakasandal sa kotse niya. Ang buong akala ko wala kang kwenta, pero good job dahil pinakulong mong babae yun, sabi niya sa akin. Ikaw ba'ng tumawag sa mga pulis? Tanong ko sa kanya. Hindi ako at lalong hindi ang pamilya ko. Walang gagalo sa inyo dahil kabilin-bilina ng ate ko, sagot niya sa akin na ikinakunot ng noo ko. Hindi rin akong tumawag dahil bala ko na ako mismo magdadala sa kanya sa mga pulis. Ang astig talaga ng ate ko. Malamang siyang tumawag. Aalis na lang pero may pasabog pa. Natatawang sabi niya takmang bubuksan niyang pinto ng kotse niya pero pinigilan ko siya. Ano sabi mo? Aalis? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Oo, umalis na siya. Siguro ngayon nakaalis ng eroplanong sinasakyan niya. Bumawi ka na lang pagbalik niya pero I'm not sure kung babalik pa ba siya.
sabi niya sa akin bago tuluyang pumasok sa loob ng kotse niya at mabilis niyang pinaharurot palayo sa akin. Iniwan mo talaga ako, love. Saad ko sa kawalan. Hindi ko alam ang mga susunod kong gagawin. Kaya mas pinili ko na magmaneho pa uwi sa bahay namin. Pero habang papasok ako sa pintuan ay sinalubong ako ng anak kong si Alaj. I hate you! I hate you, Daddy! Nang dahil sa'yo kaya iniwan tayo ni Mommy. You promise me hindi mo na siya sasaktan. I hate you! Galit na sigaw niya sa akin. Magalit na kayong lahat sa akin dahil alam ko na sa pagbalik niya ay mas lalo niya akong kakamuhian, anak. Sana'y mapatawad niyo ako ni Ophelia. Saad ko sa kawalan. Ano na kaya mangyayari ngayong makukulong na si Monica? Nasaan na kaya si Ophelia? Anong mangyayari sakaling magbalik siya at makaharap si Handro? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.